Kung bibigyan ka ng pagkakataong tumira sa isang malaking bahay, kaya mo kayang tumira sa isang bahay na puno ng haka-haka at katatakutan? Kung ikaw ay taga Bukidnon, marahil pamilyar ka sa Tore ni David, isang bahay na may kakaibang estilo at ibang iba sa mga kabahayan na nakikita natin ngayon. Bukod sa mahaba ito at napakaraming silid, may mga kakatuwang estatwa rin ito na hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng mga misteryo at mga kakaibang nilalang na umano'y patuloy pa rin naninirahan sa lugar na ito. Kung bago ka lang sa aming YouTube channel, siguraduhin mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Sa Sayre Highway, sa pagitan ng mga lungsod ng Malaybalay at Valencia, matatagpuan ang misteryosong bahay na tinatawag na Tore ni David. Marami ang namamangha na tutuwa pag nakikita ang bahay dahil sa kakaibang disenyo na malimit na nating makita sa mga modernong disenyo ng bahay ngayon. Bagamat luma at sira-sira na ito ngayon, kung titingnan ang mga larawan ay makikita natin ang masigla at nakamamanghang istruktura nito. Noong 1950s, itinayo ang tatlong palapag na bahay na tinawag noon na Casa Alegre. Ngunit mas nakilala ito bilang Tore ni David dahil kay David Valmorida, ang naging punong haligi nito. Sa tuwing may sanggol na isisilang para mas maging maluwang ang bahay, panibagong silid ang kanilang itatayo at ipagdudugtong-dugtong. Sa mga lumang larawan, makikita ang mga kinonektang bahay at ang tore sa pinakadulo nito. Indikasyon na isang malaking pamilya ang bumuo sa bahay na ito. Sa paglipas ng panahon, naglaho na ang mga nakadugtong na silid at ngayon tuluyan ng naging abandonado. Kung titingnan ang harapang bahagi, mapapansin ka agad ang mga taong estatwa na tila binubuhat ang bahay at siyang nagsisilbing pundasyon nito sa bawat sulok. May mga lumang larawang nakadisplay sa mga dingding at mga estatwa sa labas ng bahay, kabilang na ang mga iba't ibang klase ng hayop. Ayon sa mga impormasyon, inspirasyon ni David ang mga lumang bahay noon kung saan may mga hulma ng taong nagsisilbing poste at mga pinagdugtong-dugtong na mga bahay ay paraan niya upang gawing animoy barko ang bahay dahil sa dating pangarap nitong makapamasyal. Ngunit takot sa mga malalaking sasakyan tulad ng barko at eroplano. Pero bukod sa estilo ng bahay, nababalot rin ito ng mga samut-saring kwento ng mga nilalang na umano'y matagal ng kasamang naninirahan ng mga taong tumira rito. Ayon sa mga kaanak ni Valmorida, madalas nilang naririnig ang iyak ng isang babae tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit kahit kailan, wala pang nakakita sa babaeng ito. May mga nakakarinig rin sa mga hakbang na tumataas baba sa third floor ng bahay tuwing madaling araw. At hindi rin nila alam kung anong klaseng mga nilalang ang gumagawa ng ingay. Makikita rin sa larawan ang mga punong nakapalibot sa bahay. Sabi ng mga taga rito, pinamumugaran daw ito ng mga kapre. May mga kapitbahay rin daw ang mga nakakita sa mga duwende
at mga misteryosong babae ang nagpa-party sa labas ng naturang bahay. Ayon sa mga anak ni David, maging ang kanilang ama ay mayroong kakayahang makakita ng mga bagay na hindi madalas makita ng mga normal na mga mata. Isa sa mga nakakapangilabot na kwento ang naging karanasan ng isang motorista rito. Bandang alas 3 ng umaga, sakay ng kanyang kotse habang binabagtas ang kalsada malapit doon. Ikinagulat niya na biglang sumulpot sa kalsada ang isang babae na nakadamit puti at may mahabang buhok na tinatakpan ang mukha. Sa kanyang pagkagulat, bigla siyang pumreno ng malakas. Inaasahan niyang babangga siya sa kung saan. Ngunit sa kabutihang palad, ay wala namang nangyari. Nang tumingin siya sa salamin ng kanyang auto, wala siyang anumang nakita. Nakahinga siya ng maluwag at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumindig ang kanyang mga balahibo at napalunok nang makita na ang babaeng nakaputi ay nakasakay na sa likod ng kanyang sasakyan. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, bagat kinakamahan ay nanalangin siya ng malakas ng Ama Namin. Nawala rin kinalauna ng sinasabing multo at kanyang binilisan ang pagmamaneho. Mula noon, lagi nang nagtatabi-tabi po ang mga motoristang dumaraan sa lugar na yon at nagbubusina ng malakas upang ipaalam ang kanilang pagrespeto. Isa namang grupo ng produksyon mula sa isang malaking TV network sa bansa ang dumalaw sa bahay noong 2004. Sa kanilang pag-iimbestiga, natulog sila habang nagre-record ng audio at video mula sa paligid ng bahay upang malaman kung mayroon nga ba talagang kakaibang mga kaganapan na nangyayari sa bahay sa kalaliman ng gabi. Bagamat sila'y nabigo sa pagkuha ng anumang video, nakapag-record naman sila ng napakaraming nakakakilabot na tunog. Sa takot, minabuti na nilang umuwi sa Maynila kinaumagahan. Ngunit ayon sa tourism staff na kasama nila, isang di nakikitang nilalang daw ang naghatid sa kanila pauwi sa Cagayan de Oro matapos ang kanilang taping. Pinaglaruan pa nito ang ilaw ng kanilang hotel rooms buong gabi. Ayon din sa impormasyon, sa bahay na ito rin daw itinatago ang mga higantes o malalaking ulo na madalas ipinapakita sa mga parada at mga pista noong taong 60s at 70s. Sinasabing sa tagal nilang pagiging parte ng bahay, marahil sila rin ang saksi ng mga kababalaghan at lihim ng bagay na ito. Marami mang hindi may paliwanag na karanasan ang nangyayari sa lugar na maituturing na kakaiba at haunted. Pero hanggang ngayon, ay patuloy pa rin inaalagaan ng mga kaanak ni David ang mga alaala at mga misteryo ng Tore ni David.